Hello, hello, hello mga madam, mga sir. Ako na naman to, nagbabalik, kusinerong mayor. Ngayon, nag-aantay na lang tayo, or nag-aantay. Ilang araw na lang ang ating bibilangin para makauwi tayo sa ating mahal na bayan na Sinilangan. At napag-desisyonan ko na habang matagal pa ay maglinis na kaya ako ng kabina para pag oras na medyo konti na lang ang aking lilinisan. Kasi nakakahiya naman sa papalit sa akin na marumi yung sa kabina ko. Baka kung marites tayo noon. Pero SOP talaga sa amin mga seaman yung mga umuwi na kailangan bago kami bumaba ng barko ay maayos at malinis yung aming iiwanan na kabina para yung pumalit sa amin ay wala na silang ibang gagawin kundi mag-ayos ng kanilang gamit. Kaya ganun nga, nakasanayan ko na rin na linisan ng maayos yung aking kabina. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ako maglinis ng aking kabina. Pero ngayon, maliit lang yung aking kabina kaya mabilis lang tayo matatapos. Tara! Akalain mo yun, sa 9 months ko dito sa barko, hanggang ngayon, di pa naubos yung aking pangmalakasan na lotion at tissue. Walay, mahina ang inyong lingkod. Di kinaya yung 3 times a day. Para sa kaalaman nyo, ang video na to ay 2 days ago pa at ngayon ko lang natapos i-edit at ma-post. Kaya alam nyo na, kasi meron dumating balita na talaga nga namang di ko nagustuhan at ikinalungkot ko pa dahil nga na-cancel yung flight ng aming kapalitan. Kaya ang ending na-extend sa ayaw at sa gusto namin dahil wala naman talaga kaming magagawa. Pero kahit ganun pa man ang nangyari ay mapalad pa rin kami. Sabi nga dito, more money, more honey. Mali yun. Dapat more money, more ipon. Kasi once na makatungtong na kami sa Pilipinas ay automatic wala na rin sweldo, kaya wala na rin papasok na income. Ang labanan na lang dyan ay pagalingan sa paghawak ng pera at patalinuhan sa paggastos. Yung iba kasi dyan kapag umuwi ay nagiging one day millionaire. Yung gastos dito, gastos doon, painom dito, painom doon, kain sa labas at kung ano-ano pa na di naman talaga kailangan. Akala mo nga eh, nanalo sa loto. Sayang lang yung pinaghirapan ng ilang buwan at mauubos lang sa wala ang perang naipon. Yung tipong ang tipid mo sa barko na halos di ka lumalabas, di ka rin bumibili sa bond store, pero kapag umuwi, waldas kung waldas. Mapunta tayo sa usapang linis kabina. Simula nung nakapagbarko ako, kinaugalian ko na bago bumaba ay sinisugurado ko na maayos at malinis yung kabina bago ko i-turn over sa papalit sa akin. Hindi lang kabina, kundi kasali na dyan yung provision rooms, gali at maayos na ROB report na kung minsan nga may allowance pa para walang sakit sa ulo yung madadatnan ng papalit sa akin. Naalala ko noong unang sampa ko, talagang sobrang linis ng kabina nung dumating ako sa barko. Kaya ginaya ko na lang yung pinalitan ko na hanggang ngayon ay ginagawa ko pa. Pero alam nyo, maraming beses na rin ako nakaranas na pagdating ko sa barko ay di man lang lininisan yung kabina niya at talaga nga naman makalat at ako pa mismo nagpalit ng beddings. Pero itong mas malala, yung provision store, magulo at hindi naka-arrange ng maayos. Tapos yung kusina, marumi. Ang masaklap ay nag-short pa sa budget kaya sumalubong agad sa akin yung stress at sakit sa ulo. Basta puti pinapalitan ko, kadalasan ganyan talaga ang nangyayari. Tapos sabay sabi siyang, ikaw na bahala ha? Pero syempre, English. Kaya sa mga baguhan at nangangarap na makasampa, pakiusap ko lang, kung tapos na ang kontrata nyo at bababa na kayo, siguraduhin nyo naman na maayos nyong i-turnover ang kabina nyo. At sa mga veterano na sa pagbabarko na hanggang ngayon wala sa ayos mag-turnover ng kabina, pakiusap lang, bawasan nyo naman ang kakupalan nyo. Sa mga natamaan dyan, sorry no,
kapal kasi ng mukha nyo eh. Joke lang. Sa kapwa ko marino dyan, napauwi na rin. Tip ko lang, huwag muna kayong magsaya at umasa dahil meron nga dyan, nasa airport na, na-cancel pa, ikaw pa kaya? Joke lang. Basta, ang masasabi ko na lang, masakit kapag umasa ka sa wala, katulad ng umaasa ka sa crush mo na di ka naman crush. Ako po si Kusinerong Mayor at sana ay magkita-kita tayo dyan sa Pinas. Ingat!